Hi guys, it's story time. Dahil sobrang init ngayon ng issue about cheating, naalala ko tuloy what my ex did to me. Hindi lang isa, hindi lang dalawang beses, kundi napakaraming beses niyang ginawa sa akin yun. Naalala ko, iyak ako ng iyak. Akala ko hindi ko na masusurvive yung situation na yun. Pero alam nyo, hindi ko rin naman masisisi yung mga side ng mga taong patuloy pa rin na tinatanggap yung kagaguhan ng ibang tao. Kasi madalas, when you love, you are blinded. Pero alam nyo, one thing I learned, if respect is no longer serving the table, please do not hesitate to grab your bag and leave. Huwag na huwag nyo itotolerate yung mga ganyang tao. Kahit kailan, never naging tama na hanapin sa iba yung pagkukulang ng partner mo. And please never settle for less. Huwag kayong magsettle dun sa mga taong unsure sa inyo. Remember to know your worth. Hindi naman ikaw yung nawalan, kundi siya. Dahil kahit sa ang anggulo, mali man loko. Bakit kaya mas madaling maingit kaysa ma-appreciate ang sarili? Bakit kaya mas gusto natin yung sa iba kumpara sa kung anong meron tayo? Sa totoo lang, madalas ang hirap makontento. Aminin mo, pero tara, real talk tayo. Face the truth, you will never be enough and you will never have it all. Ang importante, mas magaling ka ngayon kaysa kahapon. Mas magaling ka bukas kaysa ngayon. At huwag yung kailangan mas magaling ako sa kanya. Huwag na huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao. Dahil yung ganda na nakikita mo sa iba ay ang mismong ganda na nakikita rin sa'yo ng iba. Kaya remember to never compete with other people. Instead, compete with yourself. Always be the best version of yourself. It's a story time. Alam niyo yung plano ko dati at the age of 23? Dapat may sarili na akong bahay at sasakyan. And when I reach 25, dapat malaki na yung savings ko sa bangko. At may mga investments na rin dapat ako. At pag tumuntong ako ng 28, finally, I will marry the love of my life. At pagdating ko naman ng 30, I'll have my own kids na. But now that I'm 25, ni isa sa lahat ng mga yun, wala pang natutupad. Am I lonely? No. Am I disappointed? No. Am I a failure? Still, no. Tandaan mo, there is no deadline to finding your purpose and passion. It's lifelong. There is no overnight success. Walang biglaan. At may right time para sa lahat. Don't give up on your dreams just because it did not happen the way you wanted to be. Just because you're taking a different road doesn't mean you are lost. You are not early. You are not late. You're on time. Tara, kwentuhan tayo. Nasa point din ba kayo ng life nyo kung saan feeling nyo wala na kayong patutunguhan? Yung feeling mo sobrang behind mo sa mga kasabayan mo. Kasi sila, ang dami na nilang na-achieve. Yung iba sa kanila, may mga anak na. Yung iba nga sa kanila, nagpapakasal na. Yung iba naman, may mga sarili ng bahay at kotse. Tapos ako, eto, buhay lang, pero masaya. Sabi nila, trust the progress. Huwag na huwag kang madidistract sa iba. Not because nauna sila, ibig sabihin nun na pag-iiwanan ka na. Tandaan mo, life is not a race. Don't pressure yourself. May kanya-kanya tayong paths to take. At kapag iniisip mo yung iba, mas mapapressure ka lang. Kaya focus on your timeline. Sure ako, you'll get there on time. Kaya mo yan. Sabi nila, everybody deserves a second chance. Naniniwala ka ba sa magic na hatid ng second chances? Mas magiging maganda daw ang samahan nyo kasi alam nyo na yung gagawin. And wiser na rin daw kayo this time around. Pero ang tanong, bakit kailangan mawasak muna para mas maging buo? Bakit kailangan may masaktan muna para mas maging masaya? Di ba pwedeng sa umpisa pa lang, inaalagaan at iniingatan na? Naisip ko tuloy, siguro tama sila. Na mas marirealize mo lang ang worth ng isang tao kapag nawala na siya. Kaya ikaw, bago pa mahuli ang lahat, hahayaan mo bang may mangyari pa? Kaya natanong ko tuloy sa sarili ko, is love really sweeter the second time around? Alam niyo, minsan, napapaisip ako na baka kaya ako iniiwan at sinasaktan dahil ako talaga yung may mali. Ako talaga yung may kasalanan. Ako talaga yung may kulang. Or baka I'm just not enough. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Liza Soberano. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Pero alam nyo, na-realize ko na kahit ano pang gawin mo, sobra man, kulang man, or sakto lang, never kang magiging enough para sa kanya dahil hindi naman talaga ikaw yung hinahanap niya. Life is full of confusion, but it should never question your purpose. Tandaan mo, nagkamali ka lang, pero hindi ka maling tao. May tanong ako, naniniwala ka ba sa 3-month rule? Ito yung maghihintay ka muna ng at least 3 months bago ka pumasok sa panibagong relationship.
Sabi nila, respect daw yun sa pinagsamahan nyo ng ex mo. At healing naman daw yun para sa'yo. Pero alam nyo, kesyo 3 months, 3 days, 3 weeks, or 3 years, whenever. Love when you're ready again. Huwag mong gawing responsable yung partner mo for your healing and the collateral damage for your betterment. You are the only person who knows you the best. So whenever it may be, kapag alam mong okay ka na, go for it. As long as you are happy at wala kang tinatapakang ibang tao, it shouldn't be anyone else's business. Nagtataka ba kayo kung bakit hirap tayo mag-move on sa isang tao after ng isang relationship? Oo, factor naman yung nasaktan ka, syempre nagmahal ka lang din naman. Pero alam nyo ba yung pinaka-reason kung bakit tayo nasasaktan at hirap mag-move on? It's because natatakot tayo sa idea of starting all over again. Valid naman yun kasi syempre, ang dami mo nang in-invest. Yung tagal ng panahon na ginugol mo para sa taong yun, hindi yun basta-basta. It's like building a person for another person, diba? Pero alam nyo ba kung ano yung masayang? Yun yung mga panahon na ginugugol mo sa pag-move on, sa pag-iyak, dahil masakit, na kung tutuusin, pwede mo namang igugol sa sarili mo para mas mahalin at hanapin yung sarili mo at higit sa lahat para makahanap ng bagong tao na pwedeng magmamahal pa sa'yo ng todo.